Yun. Mga tol, bakit kaya nila pinag-iinitan itong si Speaker Martin Romualdez? Una, itong si Sara Duterte Carpio. Hindi niya man pinangalanan. Pero alam naman natin kung sino tinutukoy niya doon sa Tambaloslos. Kaya ngayon, ito yung ginamit ngayon ng mga DDS at DD sheets para asarin itong si Speaker Martin Romualdez. At hanggang sa ngayon, mukhang hindi makamove on. Kasi sa napanood kong balita kahapon, mga tol, itong si Sara Duterte Carpio, itinuro pa itong si Senator Aimee Marcos na alam daw lahat ang dahilan kung bakit ganun ang trato sa kanya o sa kanila nitong si Speaker Martin Romualdez or vice versa. Pero wala naman tayong nakikita na hindi magandang ginagawa ni Speaker Martin Romualdez. Bilang observer sa kasalukuyang gobyerno, alam natin na ito pong ating butihing speaker na si Martin Romualdez talagang ginagawa ang lahat para sa Pilipinas at mga Pilipino. Sinisikap niya na tulungan ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa abot ng kanyang kaalaman at kakayahan. Yet, itong mga DDS sa pangunguna nitong sina Rodrigo Duterte, Sara Duterte, at saka sumausaw na rin itong si Congressman Paulo Duterte, pati yung super ate ng mga Duterte na si Senator Aimee Marcos. Ay, nak ng teting na ngayon. Ang masasabi ko na lamang, alam nyo mga tol, para kasing ang nangyayari ngayon, threatened ba sila dito kay Speaker Martin Romualdez kung bakit ganito ang trato nila rito? Ano ba kinakabahala ninyo? Sabi ninyo, malakas itong si Sara Duterte Carpio at winnable ito sa pagka-presidente. Eh bakit nyo binibigyan ng panahon para patuloy nyong sirain itong si Speaker? Kung talagang malakas si Sara Duterte, at yan naman ang sinasabi ninyo, pinagyayabang ninyo yung mga iba't ibang survey na nangyayari sa kasalukuyan, huwag nyo nang bigyan ng panahon pa itong si Speaker Martin Romualdez. Hindi nyo na kailangan siraan siya kung talagang malakas si Sara Duterte. Gawin nyo na lamang, ipromote nyo nang ipromote ang inyong mga sinusuportahang tao. Siyempre, nangunguna dyan ngayon ang vice presidente na si Sara Duterte dahil siya naman ang nakaposisyon. Yung tatay niya, retired na sa politika pero mukhang babalik pa yata sa politika kasi mukhang ang pagkaramdam nila na agrabyado ang kanilang pamilya. Yun ba ang kadahilanan? Kaya kayo tatakbo? Tapos pinaka-latest pronouncement man itong si Sara Duterte, tatakbo daw po siya sa pagka o sa halalan sa darating na hindi natin alam kung 2025 ba o 2028. Pero parang napaka-weird naman o ridiculous na ang isang vice-presidente bababa sa lower position, either sa senador, kongresista, mayor, vice-mayor, councilor, or even sa pagiging barangay captain. O kaya possible, tama si Pangulong Bongbong Marcos eh, tinetest nitong si Sara ang damdamin ng tao. No, testing the waters, ika nga. Sinusubok niyang alamin ang consensus ng taong bayan kung makukuha niya ba ang boto nito sa hinarap. Pero tayo, ako naniniwala ako sa mga kapwa ko PBBM supporter at kayong mga loyalista, hindi na po tayo boboto pa muli sa isang Duterte. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Pakipollow po ninyo ang TikTok natin at ipollow nyo rin po, subscribe nyo po itong ating YouTube channel saka ang ating Facebook page. Maraming maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.